So eto na nga, Naoya Inoue hinamon ni Bob Arum na lumaban sa bansang Amerika. Hindi ka panipaniwalang pagkapanalo ni Inoue at gloves na ginamit, iniimbestigahan na. And bago natin yan ipagpatuloy mga kaibigan, please huwag kalimutan po mag-like and subscribe and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, sa naging laban nga po ni Naoya Inoue at Luis Neri kahapon, 6th round via victory po, knockout ang nangyayari. Doon nakita natin nung round 1, no, knockdown po or bagsak etong si Inoue. Natamaan po kasi ng solid ni Luis Neri mga kaibigan, which is perfect timing yung kanyang pagkakasuntok. At nakita natin yung kalamangan po doon nito nga pong si Luis Neri. Pero pagdating po ng mga sumunod na round ay tatlong beses po na knockdown po ni Naoya Inoue etong si Luis Neri, which is nakakapagtaka po bakit ganoon ang nangyari. At kung titignan nyo pong mabuti mga kaibigan, kahit natatamaan ng suntok, itong si Naoya Inoue ay napakakinis po ng muka at parang nagbabounce back lang yung mga suntok na ginagawa po ni Luis Neri, no? Ibig sabihin, ano ang meron dito? Bakit ganoon? Yung sinasabi po natin noon pa man na issue ni Naoya Inoue, yung pagtuturok niya po na sinasabing pain reliever lamang daw na pinayagan po, no? Dito sa Japan, eh may halo or may content po ng cannabis or ipinagbabawal na gamot. Kaya po ang nangyayari sa mukha ni Inoue kapag ka tinatamaan, hindi nasusugatan bagkos yung suntok ay nagbabounce back lang. Samantalang ito namang si Luis Neri, nakita nyo, no? Solido yung mukha, no? Talagang bugbog po ang nangyayari. So ngayon, iniimbestigahan po ito kasi nga naman ilang beses na po na paulit-ulit na itong si Naoya Inoue ay lumalaban lang po sa bansang Japan at ayaw lumaban sa bansang Amerika. At kahit nga po mga kaibigan, itong si Angas ng Pinas natin ay kitang kita niya na mas malaki or kaya niyang talunin etong si Naoya Inoue. Depende na rin sa naging laban po kahapon kay Luis Neri, at gigil na gigil talaga ang ating Angas ng Pinas mga kaibigan. Kaya po sinasabi ko sa inyo, kapag sa bansang Amerika lumaban itong si Inoue, lahat po yan i-check, no? Yung gloves na kanyang ginagamit, kahit maliit na bakal po yan, napakalaking impact niyan para matamaan po ng solido or man-knockdown po yung kalaban, no? Solid po kasi yung bakal, pero kung sariling kamaulang, hindi po agad-agad yan. Dahil nakita nyo naman, kahit po yung mga tinuturok sa katawan ni Inoue, lahat po yan dadaan po sa mga anti-doping test, no? At clear, kung naging clear yan, okay, lumalaban ng patas. Pero kasi kaduda-duda sa lahat na lang po ng laban ni Inoue, eh sa bansang Japan lang. Kaya nga po, ayon sa ating nakuhang update, no, sinabi na rin po mismo noon ni Bob Arum, top CEO, boxing promoter po yan, kilala sa lahat, na lumaban sa bansang Amerika para mapatunayan kung ito nga si Inoue ay halimaw talaga, no, na boksingero. Well mga kaibigan, dami pa pong kaganapan. Mamaya update ko po muli kayo, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming